Ayan. Hello guys, welcome to my vlog. Ayan. Bale, may papalitan tayong ano guys, water tank fittings. Ayan. Ang pangalan nito guys, yung buo is water tank fitting. Ayan, yung para sa dito sa loob niya kasi sira yung pinaka-flush niya. Bale, itong type ng tank nila guys na yung ano ng bowl is push button. Single push button lang siya. Ayan, meron din yung double push button. Kumbaga ito guys, is single lang siya. Single push button. Ayan, single lang. Meron din yung minsan kalahati yan, dalawa. Ayan. Tapos, meron din yung side flush guys. Side flush yung dito sa gilid. Pero yung klase ng tanke na to guys is yung ano lang, push button na single type. Ayan. Merong nabibili sa online guys. Actually, nabili namin tong pyesa na to sa Shopee. So, ito yung gusto kong i-share sa inyo guys. Kasi minsan, kadalasan, ang alam ng iba pagka ano na yung bowl, sira na yung flush is wala na. Hindi guys, meron tayong nabibiling mga piyesa na ito. Ayan. So yun yung isi-share ko sa inyo guys. O, sunod na gagawin natin guys is babaklasin natin siya. Bale, naka-off na dun sa may labasan. Tapos meron din siyang ano dito guys. Ito. Ayan, medyo luma na. Meron yung hose dito. Ayan, ito yung tinatawag na angle valve. Ayan, bali, sasarado natin yan. Nakasarado na. Sarado yung ano. Tapos sarado din doon sa pinaka main line niya, doon sa may metro. So sarado na, wala na tubig na dadaloy dito. Ang gagawin natin is babaklasin muna natin tong hose dito sa may bandang ilalim. Ayan, tapos yung sa bandang loob. So gawin na natin guys. O bali, ano na guys, natanggal na natin yung pinaka hose niya. Ayan, yung flexible hose na papunta dito sa may bowl. So okay na. Bale, ang susunod guys is may baklasin natin dito sa ibabaw para makita nyo. Ayan. Ayan na natin yung takip. Ayan. Tapos dito, tingnan natin yung ano. Ayan, ginawan magic. Ayan, sira-sira na pala guys. Ginawan na lang ng paraan. So ayan, papagulin natin. Ang unang gagawin natin guys, kung mapapansin nyo, may dalawang ano yan dito. Yung dalawang ganito nya, ayun, sa may bandang ilalim. Ito, nito. Pareho lang yan guys. Ayan. So yan, sa may bandang ilalim yan guys, dito sa may baba, is may tornilyo yan. Meron siyang ganito. So yun yung tatanggalin natin para mahugot natin yung buong bowl. Ayan, bali, natanggal na natin yung mga tornilyos guys. Tanggal na natin. So hugutin natin itong ano. Pwede na natin hugutin itong ayun. Sabay guys. Guys, mahirap lang siyang magmaling. Gawa ng rubber. So ayan, kala ko meron pa. Yun. Tanggal na yung pinaka flush nya guys. So, kung pansin nyo dun sa may bandang baba guys, is may rubber siya. Ito. Pero okay pa yung rubber nya. Okay pa naman yung rubber nya. So dito guys, ito na yung tornilyo. Dalawang tornilyo sinasabi ko. Pero mga to guys, is papalitan na natin lahat ng bago. Yes. Pakita ko lang sa inyo. Actually guys, ang sira lang na ito is dito. Dito sa may flapper nya dito. Yung bukas sa, yan, ginawan na lang pala ng paraan. Ayan, yun, pinaparefer sa atin. Pero ito guys, yung pinaka, ano nya, valve nya, gate valve nya is okay pa. Kasi dito dumadaan yung, ano guys, tubig. Ayan, yung floater nya is okay pa. Pero, para mas maganda is palitan na lang natin ng set. Buo. Ayan, although may nabibiling, ano guys, may nabibiling, ito yung pinaka flapper nya, yung ganito, na universal. Universal. Pag ganito lang yung sira ng, ano, bowl mo, ng, fitting ng ano mo, flush mo, is pwedeng bumili ka ng sariling ganito. Ganito lang, kahit walang ganito. Ayan. Pero dito kasi, halos wala na yung mga ibang pyesa. So, palitan na lang natin lahat ng bago. Ayan, sensya na, nabubulol ako. Ayan, shoutout sa inyo. So, baklasin natin dito sa may bandang ilalim, guys. Tanggalin natin itong pinaka-thread nyo. Ayan, palitan na lang natin ng ano, lahat ng bago. So, ito yung pinaka nasira guys. Ito. Ayan. Wala na. Ginawan nga ng paraan pero tubig yan guys. Hindi, ano yan, konting ano lang yan, siwang lang yan, nakakahanap. Pag nakahanap yan ng leak, wala talaga, bibigay talaga. Ayan, yung rubber is okay pa. Tapos dito yung dinaan yung flexible kanina, yung flexible hose doon kanina, yun. Ano yan, dito yung dumaan. So, palitan na rin natin to, lahat to. Palitan na lang natin ng lahat ng bago. Pero ito guys, pwede pa itago lang natin. Tatago na lang. Papatago na lang natin doon sa may ano, mayari. Kasi ito is okay pa siya guys. So okay pa yung floater na to.
Ligan na ako ng bago. Nasaan ko lang siya, guys. Babalikan ko kayo mamaya. 2 seconds later. Bale, ito yung mga ano, guys. Ito yung mga tinanggal natin. Yan. Ito yung nasa ibabaw ng doon banda. Ayan. So, palitan na rin natin yan ng bago. Yan. Sabi ko nga sa inyo, may nabibiling set na. Set. Ayan. Depende sa type ng ano, ng flash nyo. Kung side flash ba yan, double push button, o di kaya single push button. Ito, single push button lang siya. Ayan. Push button na single. Ayan. Bale, complete set na to, guys. Ayan. Ito yung flapper niya. Tapos ito yung pinaka-gate bolt niya. Floater. Okay. Tapos ito yung dalawang pinaka-tornilyo niya. So, balik na natin, guys. Okay. Ilalagay natin. Okay. Ilalagay natin to una. Is dito. Okay. Bandang. Ayan. Bale, ganyan lang siya, guys. Mamaya, i-prepress yan ng ito. Pinaka-bowl niya mamaya. Okay. Tapos, kapit na natin to. Bale, ano lang naman siya, guys, eh. Dati na nakakabit yung rubber niya dyan. Ayan. So, ang gagawin lang natin is dito sa may bandang ilalim, i-thread lang natin itong mauuna yung pinaka-washer niya. Ayan. Thread lang natin. Pag tiningat lang, baka pabasag. Shout out sa mga magagaling na ano dyan. Tumbero. Yun. Baling lagi yung ano dyan, guys. Rubber na ito is sa dito sa may bandang loob. Gawa ng dito magkakaroon ng tubig eh. Yan. Dito mag-uumpisa yung leak kung meron man. Kaya nandyan yung pinaka-rubber niya dito sa may bandang ilalim. Yung ganito niya, guys. Ganito. So, huwag muna natin masyadong higpitan, guys. I-set muna natin mamaya yung mga ibang fittings niya. So, ganyan lang muna. So, ganyan yung naging itsura niya. Susunod na ilalagay natin, guys. Ito, wala namang kahirap-hirap kasi naka-built-in na siya, guys eh. Okay na eh. Kumbaga, ilalagay mo na lang. Tapos dito, guys, is may ano yan. Papakita ko sa inyo, may ayun, filter yan. Minsan, nagiging barado yan, kus na yung barado, pag marumi ang tubig, tapos hindi nalilinisan to, kala mo sira na naman yung flexible hose mo, ganyan, may defective na naman yung ano mo, mga fittings mo. Buksan mo lang, tanggalin mo lang to, guys. Makikita mo to sa bandang ilalim ng water closet mo, ay ng ano, ng tangke, ayan. Kasi para hindi dire-diretso yung dumi, kumbaga dito na pipigilan. So kailangan mo lang liniisan yung pinaka ano niyan, strainer niyan. So yun yung purpose niyan. Bale, lalagay lang natin 'to, guys. So, pag lalagay nito, sabi ko nga sa inyo, wala nang problema kasi nakakabit naman na lahat. Tapos yung rubber dito sa may bandang loob. Tapos itong pinaka washer isa bandang labas. Bale, hindi pa tayo naglalagay ng ano, guys, ha, ng wala tayong ilalagay na ano dito banda na tawag dito. Yung Teflon. Ayan, pasok lang natin dito. Nakikita nyo naman yung isang prutas na yan. Washer, tapos yung ano. Ayan. Ganun lang siya kasimple, guys. Tapos isiset natin dito sa may bandang loob kung ano yung magandang pwesto niya. Ayan. Kasi itong tubo na to is papasok dito. Kahit ganyan lang siya. Okay na yan. Okay na yan. Tapos, check natin yung pinaka-flash nyo, guys. Yan na yung pinaka-sagat. Babaguhin natin. Bale, ito yung pinaka-ano, guys. Pansin nyo dito, ayan. Ano yan ng tubig, guys. Nalalagyan ng tubig, umaangat to. Ayan. Pag sumagat na yung angat na ganyan, bale, mag-i-stop na yung tubig. Sa kaso na ito, guys, is masyado siyang mababa. Kumbaga, nandito lang yung level ng tubig. Sa pag-a-adjust naman, ipinitin mo lang to. Ayan, clockwise siya. Para umangat, tumaas itong pinaka-puna ito. Ayan. Kung pansin nyo, guys, is umaangat siya, di ba? Ayun. Tapos pagka ano na, ito yung pinaka-floater niya. Ayan. Pag na-reach na yan, dito banda is hihinto na yung mag-automatic stop na siya. So, okay na yan. Tapos, okay na rin dito. Sa fittings na lang. Ayan, maybe. Ito yung papunta sa may push button niya. Ayan. Push button. Dito sa may bandang. Dito. Takip. Bale, ang gagawin natin, ihigpitan ko lang muna to. Dito, ihigpitan na natin yung fittings niya. Okay na. Kaya dito, ihigpitan na rin natin para walang leak. Yan, may ihigpit na. Okay, so susunod na, ano, tabi muna natin to. Diyan ka muna. Lalagay natin to, guys. Yung pinaka push button niya. Okay. Ayan.
Ayan, ito na yung pinaka-push button niya guys. Lalagay lang natin. Tanggalin muna natin itong pinaka-tornilyo niya. Tapos pasok natin dito sa may bandang ibabaw. Ayan, pasok natin buo. Kasi yan guys. Tapos dito. Bali, lalagyan natin ulit na ibabalik natin yung pinaka-tornilyo niya. Tapos may bandang ilalim. Tapos huwag muna natin magkikita masyado. Check natin dito mabanda kung paano yung position niya mamaya. Okay? Ayan na muna. Tapos ito, sabi ko nga sa inyo, yung strainer niya, ayan, yung may ano, ilalagay natin dito sa may bandang ilalim. Padoble. Ayan, huwag ka na maglagay ng ano, Teflon guys, kasi may rubber yan. Di ba? May rubber. Hindi na kailangan ng Teflon yan. So, ayan. Higpita, lagay mo lang yan. Tapos, higpita mo lang ang ganyan. Okay na. Ang tamang higpit lang guys, hindi naman kailangan na masyadong mahigpit na mahigpit. So, okay na yan. Ngayon, ilalagay natin siya doon sa may ano, ilalapat na natin doon sa siya na nabubulol ako dito namin mismo water closet. Ayan, yung rubber niya is ganito lang. Mag-fit din yan mamaya pag na-press na ng ano ng eto, dito ba niya. Ilalagay na natin dito. Ilalagay na natin yung tornilyo niya. Parang ibabalik na lang natin. Ibabalik natin tulad ng kanina yung sa pagbaklas natin. So, balik na natin guys. Kapag lalagay, tapat lang natin yung ano. Yan, yung pinaka-tornilyo na yan, malaking tornilyo yan, dito sa may bandang rubber. Ganun lang siya kasimple guys. Ayan. Makikita mo naman yan guys. Makikita mo yan guys, kasi dito sa may bandang butas, is tatapat din dun sa pinaka-ilalim na butas. Kumbaga ganyan guys, itong maliit na butas na yan, yan, diretso yan dito sa may bandang ilalim. Yan, yung maliit na butas na yan. So, ano yan, makikita mo yan guys. Ayan. Tapos, lagay natin yung, ito. Dalawang tornilyo niya. Yan, sabi ko nga sa inyo kanina, is yung rubber is sa taas. Ito, yan, may rubber yan. Sa bandang taas yan, kasi dyan nagsisimula yung, dyan galing yung tubig. Yan, sa bandang ilalim is yung washer saka yung tornilyo lang. So, ganyan lang siya kasimple guys. Lagay natin. Tapos, dito sa may bandang ilalim is ilalagay lang yung, ano guys, tornilyo. Tapos, babalikan ko yung mamaya. O, bali na ilagay na natin yung ano guys. Yung fitting siya dito sa loob, yung dalawang tornilyo niya. Ayan, dito. Tapos nilagay na rin natin to. Sabi ko kasi inyo kanina. Bale, dito sa loob guys, kung mapapansin nyo is, ito na lang yung naging kulang. Ayan. Bale, ito nilagay na natin. Dito lang naman nag-uumpisa yung leak minsan guys, dito sa dalawang tornilyo, tapos dito sa rubber. May rubber yan sa gitna, dito sa mismo, sa may flapper. Ayan. Pag nangyari yun guys, is, higpitan mo lang yung ano, higpitan mo lang yung tornilyo sa ilalim. Ayan, tapos tingnan mo rin, check mo rin yung pinakabalansya ng ano guys. Pag nag-higpit ka, kailangan balansya, kabilaan yung dalawang tornilyo sa gilid. So ngayon, ang ilalagay na lang natin guys is yung pinaka pin nya. Yung ayan, may kadena, plastic na kadena. Is ilalagay natin dito. Dito sa may, kung pansin nyo guys, pag pinihit mo dito, pinush mo dito sa ano, maangas. Ayan, tapos ipukunin na lang natin yung magandang timpla nya. Sa tingin ko, dito natin ilalagay sa pangalawang butas. Kasi may mga butas yan. Kasi sa unang butas, parang may naalam. Tapos dito, pag umangat yan, hindi lang yung angat niya, di ba? Kumpara dito sa may bandang dulo, is agad talaga mataas. Ayan. Tapos pag kasi, kada nasisira to guys, pagka ano, yung biglang, ano, ginagawang laruan pa, pag pindot ang binibiglang, pindot ang ganyan. Kasi may pressure din ng tubig sa ilalim, kaya kailangan pag, ano ka, pag pinush mo to, is dahan-dahan pa ganun. Huwag yung parang galit ka na ewan. Yung ano lang ba, yung tama lang na ganun. Tama lang, huwag yung ganyan. Okay, so kapit na natin guys. Kapit na natin, so pagkakapit guys, ganito lang yan. Ayan. Bali may pin yan. Sandal mo lang yung ano guys, yung pinakabawl niya dyan. Oh. Ay yung takip, ganyan. Tapos naiikot naman yan eh. Ayan. Pwede muna na paikotin pababa pa rin, hindi tayo mahirapan daw. Silain natin dito kay ano, bandang baba. Silain lang natin. Tapos kapit na natin. Para hindi tayo masyadong mahirapan. So ayan, naikabit na natin. Naikabit na natin yung ano nyo guys. Tapos check natin yung position. Check natin kung nabubuksan nyo guys. Wala. So kailangan na natin ilipat. I-adjust. Ayun, umikot pala yung ano niya guys. Umikot lang pala tong ano niya. Tumatama to.
dito. So kailangan pala nakaganyan yung position niya. Yung hindi tatama dito sa may dito sa loob. So i-adjust lang natin tapos ipitan ko dito sa may bandang iba ko. So bale ganito yung ano guys. Tingnan niyo yung itsura niya sa loob. Bali ganyan lang yung ano, pag gusto nyong gayahin, pag bumili kayo ng mga pyesa, is ganyan lang yung pinaka itsura nya. Make sure lang guys na ito, yung position na ito, is hindi tatama dito. Okay? So ganyan lang yung magiging itsura nya guys. Ngayon, takip na natin, lagyan natin yung takip. Tapos testing natin guys. Sa pagte-testing naman na ito, para malaman mo kung tumatakip din siya at sa kumangat yung ano, may tunog yan guys, maririnig mo. Baba natin. Ayun. 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 So ibig sabihin is gumagana yung paghila niya doon sa may flapper. So ang gagawin na natin is lalagay na natin yung pinaka-flexible hose dito. Tapos dito, iti-testing na natin. So yun yung gagawin na natin guys. Okay, open yan. Bale, ano na guys, nabuksan na yung gripo doon sa, yung pinaka-main niya doon. Ayan, bale dito sa may ano naman, angle valve. Buksan na natin. Ayan, tapos check natin kung may leak. Wala naman ako nakikitang leak guys. Ayan, wala, kala ko leak. Wala naman leak guys. So hintayin lang natin na ano, mag-automatic siya guys. Tapos buksan na natin to, tingnan natin kung may ano. Ayan, i-check natin kung may leakage yung nilagay natin na ano, flapper. So overall is wala naman nata. Mag-check natin yan mamaya. Hintayin lang natin na mapuno. Bale itong ano guys, yung seat cover ang tawag dito. Yan, ito. Yung pinaka seat cover is may nabibili rin yan sa online guys. Depende sa shape ng bowl mo. Kasi ito, kung pansin nyo, pabilog. Yan, O shape. May ano kasi guys, parang V shape na bowl, U shape, tapos O shape. Bale yung bowl na to guys is O shape yung ano niya, forma niya. So yun, huminto na yung ano guys, huminto na yung tunog ng ano, nag-auto stop na siya. So testing natin, tingnan natin kung okay yung ginawa natin. Bali, i-push natin. Pag push nito guys, is dahan-dahan lang. Hindi naman kailangan nyo, sabi ko sa inyo, bilisan mo kasi plastic din lang naman yung mga mechanism niya sa loob. Ayan. So testing natin guys. Ayun. Tapos, nag-flash na niya. Nag-flash na siya guys, tapos nag-auto start siya guys. Kumbaga nagkakarga na naman. Ayan, dinig na dinig guys. Kaya hindi lang siguro dinig sa camera, pero ayan, nagkakarga na ulit. Hintayin lang natin mapuno. Silipin natin, pwede naman natin silipin. Ayan. Ayan, ang bilis ng pagkarga guys. Sobrang bilis, grabe. Hindi tulad ng original niya dati siguro guys. Kasi minsan pag nagkakabit ako ng mga original na ano, set niya, mabagal mapuno. Pero ito ang bilis. Ayan, patay na naman. So, buhayin natin ulit. Ayan, no? Subukan natin i-flash ulit. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, huwag masyadong dilinan, diba? Yung tama lang. Huwag yung masyadong mabilis. Ganyan lang, oh. Oh, okay na. Ayan, kita nyo ang tubig, guys. Ayan, okay naman. So, overall, siguro, wala naman link, wala naman tayong nakikita sa ginawa natin is okay siya. Ayan, so hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood sa mga vlogs ko. Ayan, please subscribe to my YouTube channel. Pahit na rin ang notification bell, saka pa-like na rin. Ayan, maraming salamat hanggang sa susunod. Paalam!